Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang lahat ng pagpupuri ay tanging kaya magama, isang tagapaglikha at isang karapat dapat lamang masambahin. At naway ang pagpapala ay nabasa ating propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago ko po ang simula, magpapakilala muna ko at sa aking misis. Ako po si Muhammad Bani, isa sa mga volunteer na nagtuturo dito sa Kalima Care Center for Real Muslims. At ang aking misis si Kaya Nisa. Magbibigay po siya ng kaunting payo tungkol sa mga babae. So, siya, kaya ko naman siya binaupuri ito. Although, kaya kong ipaliwanag, kaya lang, siyempre, pag babae ang nagbabasa, mas kumagang kumatarap siya sa puso. Pag yung babae ang nagbibigay sa kanya ng payo ay kapwa niya ng babae, mas tinanggap yun ng babae. At isa pa, siyempre, yung babae na nagbibigay ng payo sa kapwa niya babae, mas alam niya yung nararamdaman ng kapwa niya ng babae. Diba? Although may mga lalaki na kaya niya, pero hindi pa rin matutularan o matakmahan yung kung paano magbigay ang babae. So, ang gagawin ng misis ko, magsasabi siya, so may mga bagay kasi na hindi niya kaya ng paliwanag, so lalagdagan ko yung mga pagpapaliwanag niya. So, mainan po na makinig tayo upang maglagab natin ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo makakuha ng karunungan sa Islam. Sa pamamagitan nito, ay magkakaroon tayo ng kaalaman sa Islam at saka takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pamagat po natin ay ang mabuti at mainam na babae. So, ang gusto po namin, huwag na po kayong magsulat dahil may distribute po kami na kopya. So, makinig po tayo ang mabuti. Ang mabuti at mainam na babae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad inna lillahi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah lamang, ang nag-iisang Diyos, ang tagapaglikha, ang tagapaggabay, ang tagapagbiyaya, naway ang pagpapala at kapayapaan ay kapag sa ating huling propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang propeta, walang propeta mang susunod sa kanya. Paano magiging mabuti at mainam na babae Muslima? Narito ang ilang mga bagay na ipinabayo ko sa aking sarili at sa aking mga kapatid na babae Muslima, na maaaring maging dahilan ng maraming kabutihan at maraming maging dahilan ng pagbalik-loob tungo sa landas ng tuwid at patnubay. Hingin namin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapaki-pakinabang sa atin ang mensaheng ito. Qala sallallahu alayhi wa sallam, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب شئت. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أطاعت الرباعي أن تسأل من بيسيس تأرى وإسأل أرى أنا من بيسيس
Jesus sa isang araw, yung Dover, Esther, Magrib, at saka Asia. Iba sa nakilma at upang siyahan. Naan? Na. Fajar, Dover, Esther, Magrib, at Asia. Wa sanat usanat siyahan at nag-ayin na siya sa buwan ng Ramadan. Nag-ayin na siya sa buwan ng Ramadan. Ating ng Ramadan, hindi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na makapos. Makapos tayo lahat sa buwan ng Ramadan. Magiging mabuti ang ating palagay at pagmamaanin. Bakit ko na parjaha? At iningatan niya ang kanyang uri, iningatan niya ang kanyang sarili, at naging masunuloy siya sa kanyang mister. Yung may mga mister? Naging masunuloy siya sa kanyang mister, sa kanyang asawa. Yung walang asawa, pag mag-asawa siya. Ano ang award na makukuha niya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sasabihin sa kanya sa kabilang buhay. Udhulil jannah, pumasok ka ng paraiso sa limang pintuan ng paraiso na nais mong pumasok. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalilo na sinabi na ito ang aking mahal na kumpita Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At napakahalaga may sagawan natin. Narito pa ang ilang mga payo na muna sa ating mga puros Islam para sa mga kababaihang muslima. Ito ang naibigyan nila sa hadith na yan, ito ang nakuha nila. Number one, unang-una, ang suti niya ang kanyang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. At itayo ang mga sala, sa oras nito. Kapag nalilip niyang adan, hindi siya natutulog, magdasal muna siya. Pangalawa, ang maging mabuti sa kanyang mga magulang at gayon din sa kanyang mga kamag-anak. Pangatlo, kahalagahan ang kalinisan ng bahay at kaayusan nito. Pangapat, maging maunawain sa mga bata at matatanda. Mawari siya sa mga bata at matatanda. Minsan ang babae, hindi niya pinapakinggan yung bata, Masya Allah. Ang motivo natin ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit mga bata ay binibigyan niya ng salam. Pang-apat, maging paunawain ng panglima, sikapin niya na magamit niya ang kanyang ugas sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Masya Allah. Hindi niya sinasayang ang ugas niya, lalo na sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Huwag kayong pumunta sa mga shopping o sa yung walang kapaki-pakinabang na bagay. Huwag niyong dugawin. Baka hindi niya makapagbasa ng Quran, hindi niya makapagtahad yun, hindi niya tarawi, aywa, makapagbasa ng tarawi kasi pagod kayo. Pang-anin, inatad niya ang kanyang dila sa mga chismis. Masya Allah, ang babae, gusto niya mag-chismis. Masya Allah. Yung pinakamabuti at maina na babae muslima, sikapin niya, ingatan niya ang kanyang dila sa mga chismis o kasinungalingan at paninilang puri. Minsan, yung babae, kahit yung malambat o kabagay-bagay na salita, sinasabi niya, mas mabuti sa atin, sabi natin yung astagfirullah, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, para marami ang makuha natin ganimbala sa kabilang buhay, mashallah. Pang-pito, sa paano magiging mabuti at nainan na babaeng muslima, mag-aral ng karunungan sa isang
Islam. Mag-aral kayo ng karunungan sa Islam. Paano magsala? Paano mag-udo? Paano magdasal? Paano mag-fasting? Paano ka mag-ayon mo ng buwan ng Ramadan? Mga iba pa. Mag-aral ng karunungan sa Islam at ibang karunungan tulad ng pagluluto, pananahin, paglalaba, pagpuplasa, pati na rin ang paggamit ng computer at internet. Sabi niya, asawa. Ng pangwalo, magbasa ng Quran. Magbasa tayo ng Quran. Ihanda niyo yung Quran niyo, yung mushaf niyo. Para sa pagdating ng buwan ng Ramadan, alam mo yung Quran mo, alam mo saan ka, saan ang nabasa mo at anong bumasahin mo. At lagyan mo, mas maganda pa kung may pension ka, lagyan mo yung pagunit, yung hindi mo kayang gulupin kasi tulad ng iyong buro, malukap ka, minsan yung paha, minsan yung baba hindi yada. Paano ang pagbigas dyan, at saka yung takayayisod. Nakasunod doon, takayayisod. Na, magbasa ng Quran, mga dikar, ano ang mga dikar? Kailangan na naman natin kung ano ang mga dikar sa umaga, sa gabi, kapag ikaw ay may problema, kapag ikaw ay natutulog, kapag ikaw ay bumabas mo sa CR, lalabas, o marami ang mga sunna, mga dikar, na pinabasa ng muslima. Na, mga dikar at mga dua, yung mga dua, sa doa mo kung ibadah na yung mga doa at mga hadith. Ano ang hadith? Magbasa tayo ng mga hadith. Ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ano ang mga batas ng Islam? Magbasa tayo ng Islam. Ano ang mga batas ng Islam? Alhamdulillah. So, nabalik natin yung sinabi natin si Sir. Actually, may kasunod pa yun, pero binigyan muna ng konting break. Meron lang akong katanungan. O, diba, nung nakaraang linggo, nakuha natin yung mga batas ng Islam kung saan ang isang nag-lecture ay si Ustad Idris Sulaiman. At kanina, si Ustad Ismail Nibar. So, meron kami katanungan dito tungkol nyo sa mga nakaraang lecture kasi nga mahalaga rin na makapag-review tayo. Okay? So may tanong, ang tanong ko magbigay ng tatlong nakakasira. Actually, marami yung nabanggit ni Ustad Idris Sulaiman, magbigay ng tatlong nakakasira sa pagpa-fasting. Tatlo lang. Sino kaya nang isa? Sino mo nalagtas? Sister? Okay, ano yung tatlo? Yung nakakasira po, pagkain at pag-inom. Pagkain at pag-inom. Okay, yung gawain ng mag-asawa. At yung mga may sakit na hindi kayang mag-fasting, na hindi na gagaling. Hindi na kasi. Actually, tatlo yung nabanggit mo, tatlo na yun. O, pagkain, pag-inom, at saka yung pag-talit. Okay, pwede pagkain mo ng mag-asawa. So, tatlo. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Pangalawang tanong, ano yung dalawang bagay na kondisyon para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain? Binanggit yung kanina ng ating ustad na si Ismail Nikal, yung dalawang bagay, yun yung lecture niya kanina. So ano yung dalawang bagay na yun na kondisyon para tanggapin ng Allah ang mga mabubuting gawa? Kasi sinabi rito, para maging mabuti at mainan na babae ka, kailangan alam mo yung mga batas din ng Islam. Diba? Para na ipamuhin mo ito. So, ano yung dalawa? Ano yung dalawa na yun? Okay, good na. Ano yun, sister? Pagsunod at saka ikhlas. Aywa. So, dinahin ko lang muna. Tama. Ikhlas, yung taus-puso na para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At saka yung pagsunod sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masyaallah, so tadya, makakatanggap kayo ng ligayon mula sa amin. Sandali lang. Sandali. Amen. Ha? Hindi. Oh, kakitanggap po. Bagay na kakita nila. Sister. Shukran. So, tuloy mo. Ito yung part 2. Part 2, kung kanina, yun yung pangkalahatan na gawain ng isang muslimang babae. Ito naman ay para sa mga babae na may mister. So, mahalaga ito kasi baka lahati ito ng ating religion. So, bibigyan nga sa ating misis, pangalit kong mabuti. Para naman sa mga wala kang mister, inshallah, magkakaroon ni sir. Kaming kayo sa Allah, sa mga mga tao. Bismillah. Sabi niya, narito naman ang ilang mga bagay na dapat gawin ng babae para sa kanyang mister upang mas maging maayos ang kanilang pagsasama insya Allah sa Panginoong Ta'ala. Unang-una, mahalin ang maling asawa. Mahalin mo ang asawa mo. Masya Allah. Pangalawa, tulungan ang kanyang asawa. Alam-alam sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oo. Tulungan mo ang asawa mo o yung mga tao, isipin mo na ikhlas. Alam-alam sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag mong hintay lang pagpapasaranap niya. Masya Allah. Pangatlo, paano magiging mabuti o kainan na babaeng muslima? Alamin ang kanyang financial kakayahan financial ng kanyang mister at makunti ito sa simple. Alamin ang kanyang financial ng kanyang mister at makunti ito sa simple. Halimbawa, kung kailangan sahod niya, ikaw gusto mong kumuha ng mga ginto. Mga ginto na magmula dito hanggang dito, hindi niya makakaya. Ang resulta ay divorce. Diba? Masama. Mas mahal yung asawa mo. Mag-isip lang mabuti. Masama. Mag-abat, ingatan ang mga sikrito niya. Sikrito ng mister mo at mga sikrito nila. Yan ang isa. Katangian na mabuti at nainan na babae muslima. Panglima, magsabar. Magsabar ka. Magsabar, maging matiis din at mapasensya. Maging masunurin sa kanyang mister at nakitungo rito ng mabuti. Pang-anin, ingatan ang karangalan at kayamanan ng kanyang mister. Pang-pito, alamin niya palagi ang kabutihan ng kanyang mister, lalo na kapag mayroon silang hindi pagkakasundo. So yung number 7, so halimbawa meron hindi pagkakasundo yung mag-asawa, so minsan iniisip mo na lang yung mali, so para mabawasan yung galit o kaya yung ano, ang isipin mo yung mga mabubuting nagawa niya. Halimbawa kami naman mga lalaki, yung mga lalaki na nakikinig, so kailangan huwag natin pagagalitan yung ating mga misis. Kapag meron hindi siya magandang nagawa, isipin mo mas marami pa siyang nagawang maganda. Paglalaba, pamamulansa, pagliludo, pagkakasama, di ba? Eh kung, di ba, alhamdulillah, hindi kanya pinapakain ng mga pagkain na hindi mo nagugustuhan. Kung ano yung gusto mo, yun ang ibigay niya, alhamdulillah. So yun ang ibig sabihin nyo, nalalahanin niya pala niya ang kabutihan ng kanyang mister o ng misis para sa mga lalaki na nakikinig. Pangwalo. Pangwalo, panatilihin niya palaging panatilihin niya parang maganda. Masya Allah, magpapaganda sa kanyang asawa. Alilis at labang sa harap ng kanyang mister.
Pero pagkatandaan ang babae ay hindi maaari magpabango na maamoy ng kanyang hindi mahram. So ang lalaki, ang babae, ang mahram niya, yung asawa niya, tatay niya, lolo, uncle, father side, kapatid, pamangkin, ako, anak, yun ang mga mahram niya. Okay, yung mga kapatid niya sa datas, kasi kung minsan, kaya mga kapatid sa datas, yung nanay mo, meron mo, so kapatid mo na yun. Although, kahit ibang lahi pa siya, o kaya ikaw naman, ay uminom ka ng datas sa ibang babae, tapos yung mga anak niya, uminom sa mga kapatid mo yung mga kapatid mo sa datas, o tinatang na rito. So yun ang mga mahram mo. Sa kanila, walang problema na magpagamo. Pero pagkatapos ng mga pinsan, o what, kasama sa trabaho, hindi ka na pwedeng magpabango sa kanila. So, haram yun. Lamat namin nila. So, sa mister ay wajib yung babae na magpabango sa kanyang mister. Kasi kailangan talaga siyang maganda at maayos tingnan. Pangsiyam. Pangsiyam, paano magiging mabuti ang kanyang na babae? Musti na, pakisamahan ang kanyang mister sa hirap at ginawa. Pag-aalin ng loob nito kapag ito'y nagdaramdam, pasayahin ang mister kapag ito'y malungkot. Tayuhan kapag ito'y may problema at tumulong sa paghahanap ng solusyon. Huwag mong dagdagan na problema na asawa mo ang masyamba. Pakatatandaan, subalit, pakatandaan, kung ikaw ay uutusan nila o uutusan ka ng asawa mo para suway ng awa, na suway ng awa ay huwag mo siya sa sangayon na dito. Halimbawa, kung ngayon niya, kung hindi niya dahil yung pag-uutusila mo, huwag mo siya sa sangayon na. Kasi matakot ka sa inferno. Pag-uusan ko, ipagluto ka lagi ng masarap si mister, ipaglaba at ipanglansa. Ihanda at ayusin ang mga gamit ito at alagaan ng inyong mga anak. O, lahat ito, gagawin na, mabuti ang kanila ng babae muslima para sa alam-alam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamang gamit ito, humingin ang pangintulot sa mister, sa asawa, pagpalabas ng bahay, at huwag pagpapasok sa bahay ng tao na ayaw papasukin ang mister, lalo pa't lalaki na hindi mahram. So yung panglabing isa, yung babae, kapag lalabas siya ng bahay, ay kung maaari, yung babae ay nakastedy lang talaga sa bahay. So dahil meron tayong mga pangangailangan na hindi maiiwasan, na mahalaga katulad ng pagtatrabaho, pag-aaral, katulad dito. So at ang pinakaano ay magpaalam ka sa iyong mister o sa iyong tatay. Yung prosedyong guardian mo, waling mahram kung pwede masama ang kanila o kung hindi naman kakayanin, at least sinapin mo na ilaw ay makaano sa mga pagkakitin paghahalit dito sa mga babae at hindi mo mahalang malalaki. Iwasan mo yun. At, halimbawa, sa bahay, kapag merong tao na ayaw papasukin ng iyong mister, huwag mo itong papasukin. Ano man ang mangyari. Kasi karapatan mo yun ng lalaki. Sabi niya, ayaw ko na papasukin mo sila nito. Lalaki pa nito ang babae. Lalo na hindi niya ito mahram. O hindi mo mahram. At, siyempre, iwasan din ninyo yung private na lugar, yung higahan. Iwasan din ninyo na kahit yung mga non-believers, huwag nyo silang paanoin sa yung bedroom. Kapwa, papasok nyo sa sala, papasok nyo sila. Pero mga private na ano, iwasan ninyo na huwag silang papasokin doon, hindi nila yung higahan. So, kung ito, para sa mga babae, magsasabi rin ako ng para sa mga lalaki, sa pakaisipin ng mga babae na nandito, bakit kami lang ang nabibigyan. So, sa mga lalaki naman,
mga lalaki, isa sa mga kaugalian, lalo na yung mga asawa, minsan nangyari sa panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nung siya ang khalifa, siya ang leader ng mga Muslim, ay meron isang lalaki na pinapagalitan siya ng kanyang asawa. Pinapagalitan siya ng kanyang asawa. Siyempre sabi niya sa asawa niya, dahil hindi niya pinapatulan, isusubo kita sa Amirul Mukminin, sa leader. So yung lalaki pumunta siya doon sa kaya Amirul Mukminin. Kaya lang, nung pagpunta niya doon, narinig din niya na yung Amirul Mukminin na si Omar ay pinapagalitan din ng kanyang misis. Yun, so pareha sila. So parang nahiya siya. Parang nahiya siya na magsabi. Sabi niya, paano ko sasabihin sa kanyang problema ko? Samantalang parehas lang kami ng problema. At pinapagalitan kami ng aming mga misis. So ano nangyari? Papalabas na si Omar ibn al-Khattab, nakita niya yung lalaki. Sabi niya, anong kailangan mo? Sabi niya, wala. Sabi niya, hindi, meron kang kailangan at sabihin mo sa akin. Kaya ka nagpunta rito sa bahay, ay may kailangan ka. Yun, napinig na yung lalaki na sabihin niya yung problema niya. Sabi niya, yung misis ko kasi, palagi niya akong pinapagalitan. O, pinapagalitan niya ako. So, anong sabi niya, Omar ibn al-Khattab? So, huwag mong kakatulan ang iyong misis. Naging mabutin ka sa kanya, kahit nga nagagalit siya. So, yun. Dahil na, sabi niya, Omar ibn al-Khattab, ako sabi niya, hindi ko kayang patulan o pagalitan o saktan ng aking misis. Dahil, siya yung nagbibigay ng apat na pangangailangan ko. Sabi niya, ano yun? Una, sabi niya, siya yung nagluluto ng aking pagkain. Yun. So, kala rin, nagluluto ng pagkain mo, sasaktan mo. Diba? Pangalawa, sabi niya, Omar ibn al-Khattab, kaya hindi ko kaya patulan ng aking misis. Dahil siya yung naglalaban ng aking mga dami. So, lalo na ngayon sa panahon niyo, mashallah, mashallah brother, yung linis ng damit mo. Ako naglabalik. So, brother. Hindi kami biro lang. So, yun. Pangalawa, yun ang pangalawa. Pangatlo, sabi niya, inaalagaan niya yung aming mga anak. Mashallah. At pang-apat, sabi niya, ang malagol ko pa, siya yung sumasagot ng aking pangailangan. So, alam na natin yun kung ano yung mga kailangan ng lalaki. So, bilang mga mister din na haligi ng tahanan, kailangan na iingatan natin at pakipunuhin natin ng mabuti yung ating mga ilaw ng tahanan, yung ating mga may bahay. Sabi ng Rasulullah SAW, ang pinakamabuti sa inyo ay yung pinakamabuti sa kanyang asawa. At sabi ng Rasulullah, ako ang pinakamabuti sa inyo sa kanyang mga asawa. So yun, ipagpatuloy natin yung kwento. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainan na babae ay raong kapag nakita mo. Isa ng mister, siya ay nasisiyahan ka. At kapag inutusan, ay sinundan ka niya. Sinusunod ka niya. At kapag wala ka sa bahay, ay iningatan niya ang iyong karamanan at payamanan. Yan ang pinakamainan na babae. So, tatlo katanginan binanggit dito na pinakamainan na babae. Una, yung sa mister, paano niya malalaman yung pinakay ng pagkakay ng asawa niya. Kapag nakikita niya yung kanyang misis, ay nasisihan siya. So, kailangan yung misis ay nagpapaganda, parang nasisihan. At saka palagi niya kasi ngayon dapat hindi yung nakasimanod na lang. Pangalawa, kapag inutusan siya ng kanyang mister, ay sinusunod niya. Isara, may mamaya meron ng hadis dito na babanggit ito ko sa pagsunod sa mister. At pangatlo, kapag wala ka sa bahay, yung lalaki, ay iniingatan niya ang iyong karangalan at kayamanan. So yung babae, siya yung mag-iingat na karangalan yung mga sekreto, yung mga gamit, mga anak. So ang babae yung may responsibilidad na. Okay? Sabi pa ng Rasulullah sa mga kwaring Rasulullah, siya mong may mag-uuntos ng pagpapatirapan o sujud dito sa mundo ay uutusan ko ang mga babae na magpapatirap sa kanilang mga mister. So kung hindi natin ang hadith na yun, sabi ng Rasulullah, ganun kahalaga ang katayuan ng mister sa bahay.
Kung saan sa mga suga, kung mag-uutos lamang ako ng pagpapatirapahan, ano yung pagpapatirapahan? Yung sujud? Di ba bawal yun? So bawal yun. Sabi nga, alam natin na bawal kang magpatirapa maliban lamang sa Allah. Pero sabi nga Rasul, kung sakaling na ako'y mag-uutos na pagpapatirapahan o pagsusujudan dito sa mundo, ay uutusan ko ang mga babae na magpatirapa o magsujud sa kanilang mga mister. So, ganun kahalaga ang katayuan ng lalaki sa Islam. Mahalaga din naman ang katayuan ng babae sa Islam. Isa pa, yung babae na ibigay siya ng kanyang mister, kontento sa kanyang mister, ay makakapasok ng paraiso. Masyaallah. Matatanda, anak, na pagiging masunurin natin sa ating mga mister ay araw-araw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin sila susundin sa haram na gawain. At kapag may ginagawang masama ang mister, ay kayuhan mo ito sa mabuting paraan at palaging humilig sa Allah subhanahu wa ta'ala para rito ng pabutihan at gabay. Ibig sabihin ng kwalit mga masalong ng Mr. Nasus nila ay makakababae ay magpapakababa sa kanila ng Mr. Masyama. Meron kayong mga question? Ang tanong? Meron kayong mga asawa dyan? Kung meron kayong mga tanong tungkol sa mga karapatan ng babae, pagkakataon nyo na, kahit na wala kayong asawa, halimbawa, ano yung mga karapatan ninyo sa pag-aasawa? Diba? So, nandito nga yung misis, inshallah, susubukan yan sa hotel. Kung meron kayong mga tanong, kasi mahalagang nalaman nyo ng babae, minsan yung babae hindi niya alam na karapatan niya yun, tapos na hindi na ibibigay sa kanya. Ano yung mga halimbawa niya? Yung mahal, kailangan ay sa babae lang talaga yun. Ang may karapatan lang na humingi ng mahar maliban sa kanya ay yung tatay. Yun ang sinabi ng ating mga ulama, yung wali. Hindi na kailangan ko yung kuya, hindi na kailangan ko yung mga pinsan, mga angel, mga lolo, hindi. Kasi yung babae, yun ay pangangailangan niya yun, ang sariling pangangailangan niya yun. So, nilalim yun sa kanya ng lalaki. Yun ang parating yun. Isang kasi nangyari, binibigay yung mahar sa tatay, sa nanay, tapos kinagasas kung saan-saan, wala tayong pinapatamaan, pero nakakakita tayo ng mga ganyan na yung mahal, minsan hindi nagpupunta sa babae. Samantala yung mahal ay para talaga yun sa babae. Yung kung pwede nga lang ay hindi nakumuha yung wali, yung tatay. Pero kung minsan dahil may mga kailangan ng tatay, pwede siyang humingi. Yun ang mga